Medyo malayo-layo din yung lakaran na ginawa namin at buti na nga lang hindi bumuhos yung ulan kasi kung hindi, mas maputi kang daan. Tulad pa rin noong unang lakad namin, hindi kami yung may karga kay Teo kasi sigurado madudulas lang kami. Imagine sa ganito sila dumadaan kapag gusto nilang pumunta sa chapel o kaya gusto nilang dumalaw sa ibang mga kamag-anak. Hindi ko pa pala nasabi na ang dahilan talaga ng pag-uwi namin dito ay para madalaw si Lola. Si Lola kasi ay nagkasakit nung March pa at hindi nga kami nakauwi. Medyo may edad na rin si Lola at hindi na talaga niya kaya maglakad. Masakit na kasi yung tuhod niya kaya hindi na siya nakakapunta dun sa bahay ng tita ko kaya kami na lang yung pumunta dito. At pagkatapos ng mahabang lakaran, nakarating na rin kami dito sa bahay nila Lola at eto na nga, nagpahinga kami. Madaling araw kasi yung biyahe namin kaya mga wala kaming tulog pero si Teo ayan, full of energy. Palibasa ang batang to nakakatulog sa biyahe at kami hindi. At dito talaga ako natutuwa, first time ko kasing makita si Teo na ganito. Naglalaro siya ng manok at hindi siya natatakot. Parang wala lang sa kanya, ang kwento nila sa akin, umiiyak pa nga siya kapag hindi niya nakukuha itong itim na manok. Kapag binibigyan mo doon ng ibang uli ng manok, ayaw niya, itong itim lang ang bet niya. Hindi ko alam kung anong gusto nitong batang to, pero ayan, pinaglalaruan ng manok. Bumagsak na nga ang ulan at hindi na nakatiis. Hindi namin alam kung paano kami ulit tatawid ngayon papunta doon sa chapel dahil siguradong mas maputi. Kailangan kasi namin bumalik doon at may misa kasi nga fiesta. Unang araw pa lang to ng bakasyon namin pero super pagod na kami.